morning po mga kahardineros and kahardineras. Ayan. Ngayong araw po na ito, ako po ay mag-share sa inyo ng isang maikling video clips at saka magbibigay na rin ng tips syempre. Ayan. Ito pong mga ganito, kung napapansin nyo po, meron po silang mga black-black dahil tag-ulan na ngayon. So, ang gagawin po natin dyan, tatanggalin po natin lahat yung mga leaves na ganito dahil yan po ay nakakaapekto sa ating halaman. Pag tag-ulan, normal po talagang nangyayari yung merong mga parang kumbaga sa ano eh, nagkakaroon sila ng dot-dot o parang dark spot sa mga dahon-dahon. Yan. So, ang gagawin po dyan, kailangan tanggalin yan. Kasi alam nyo po ba, pag hindi nyo tinanggal ito, mga kahardineros and kahardineras, eto pong black spot na ito ay dadami ng dadami yan. Yan, paganyan, hanggang dun sa dulo. Ngayon, manghahawa siya ng ibang mga dahon. Katulad niyan, ayan, nanghawa na siya ng mga ibang dahon. Eto. So, ang mangyayari po dyan, pag itong mga dark spots na ito ay umabot hanggang dun sa dulo na yon na pinagkakabitan ng dahon, mamamatay po ang inyong adenium kasi po yan po ay nakakabulok ng katawan ng adenium, yung stem ng adenium. Pag ito pong black na to ay umabot doon sa dulo o lalong-lalo na dito sa tip na ito. Pag umabot yan dyan, so sayang naman yung bulaklak niya. Ayan. So sayang yung effort na naglagay tayo ng bloom booster, ganyan, o fertilizers. Ayan. So syempre, manghihinayang ka talaga. So anong dapat gawin? Ayan. Kailangan tanggalin na kaagad siya. So ganyan, tatanggalin natin. Ito, may mga ilang tinanggal na akong mga nanilaw. Ayan. Ganyan lang, dahan-dahan na ganun. Tanggalin siyang ganyan. Kailangan po wala tayong ititira. Kung kinakailangang makalbo yung inyong adenium, sige lang, okay lang yon kaysa mamatay yung buong adenium. Kasi pag tumubo po yung inyong adenium, yung mga bagong leaves niya, pag tumubo po ulit yon, ay mas maganda na siya kaysa dito sa dati. Yan. So tatanggalin natin siya isa-isa. Tapos itong mga tinanggal nating leaves na ito, kailangan wag natin siyang ilalagay lang kung saan. Kailangan itapon na siya directly malayo sa inyong adenium. Isa-isa lang pong tatanggalin, dahan-dahan. Yan. So, sa mga hindi pa po nagsusubscribe at nagla-like sa aming YouTube channel, please like and subscribe po. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng aming mga new video uploads. So, ayan. Meron pa po ba? Ayan, kung meron pa, tanggalin natin yung iba. Maliit o malaking dahon. Kailangan tanggalin. Ayun, nahulog yung isa. Pulutin na lang mamaya. Ayan, ganyan. Kasi marami pong nagtatanong sa amin kung ano daw ang dapat gawin kapag ka nagkakaroon ng parang batik-batik na black na ganun. So, naisipan kong gumawa ng short video para doon. Kahit po yung makita nyong maliit na ganito, tanggalin nyo na po yan bago pa dumami. Ayan, tanggalin na natin sila. At saka pag nagtanggal po kayo ng mga ganyan, ng mga dahon na ganito, make sure po na may sikat ang araw para matuyo po kaagad ang mga pinagtanggalan ng dahon. At mas better na magtanggal sa umaga para mas mahaba yung time na sila ay maaarawan. So ayan, napansin nyo, eto mga may bulaklak sila pero tinanggal ko yung mga nagyayelo at saka yung mga may batik-batik na maaring makaano sa aking mga adenums. Yan, so tatanggalin yan pag may nakitang ganyan. Tanggalin na agad-agad. At saka meron pa nga po pala akong isang isi-share na may mga tanong sa akin na gusto kong sagutin. Yan. Eto pong si Dancing Codex po namin na palagi namin
ipinapakita sa inyo at ini-introduce lagi. Ayan, nagtatanong po ang ilan kung bakit po nagiging curly na ganito ang mga dahon. So, kung hindi nyo po makita ang problema nito, kasi minsan ang nagiging cause po ng pagiging ganyan ng ating adenium ay dahil nasobrahan natin sa fertilizer, or isa pang reason kung bakit nagkakaganyan ay may mga tinatawag na mga insekto na namamahay sa loob nung naka-curly na mga dahon-dahon na ganyan, which is so nagpapapangit sa kanila. Ayan, so kamukha nito, tignan nyo po ito. Ayan o, meron po siyang mga insekto sa loob. So anong dapat gawin kapag ka po may insektong ganyan? Huwag po muna kayong mag-i-spray ng mga kung ano-anong fungicide or insecticide kung halimbawang ganito lang kakonti. Ang gawin nyo, hugasan nyo lang po muna ng tubig ito. At pag nahugasan nyo na po siya ng tubig, hayaan nyo na lang po muna, tignan nyo, i-observe nyo ng ilang araw. Pag po nakita ninyo na bumalik ulit yung mga hinugasan ninyong mga insekto, yan, katulad nyan, may mga insekto siya, at saka na lang po kayo gumamit ng insecticide. Ayan. Katulad nito, kukunti lang, wala naman pong ibang ano, kasi chinek ko na po yung mga ibang naka-curly, wala naman silang something-something sa loob kanina. Ayan, wala naman. So, ang gagawin ko, hindi muna ako mag-i-spray ngayon kasi minsan parang na-i-stress din sila, kaka-spray natin ng mga insecticide. So, ang gagawin ko ngayon ay huhugasan ko na lang muna itong dahon na ito. Or better yet, kung gusto ninyo, tanggalin nyo na lang po itong dahon na may curly na siyang nagdadala ng insekto. Tapos itapon nyo sa malayo para hindi na siya magkalat ulit. Ayan. Kasi isipin nyo po, mga kahardineros, kahardineras, itong si Candy na Dancing Codex, ang dami-dami niyang mga buds, oh. Pinaghirapan namin siyang isprayan ng mga bloom booster. Tapos, biglang kakainin lang ng mga insects na ganyan. Ayan, oh, dami-dami, oh. Ayan. Halos lahat po ng kanyang ano, ng kanyang stems, merong buds, kaya manghihinayang ka talagang anuhin siya. Pabayaan talaga. Yan. Kaya kailangan agapan po siya kaagad. Yan. So, yun lang po ang tip na mai-share ko sa inyo for today. Sana po may natutunan po kayo, lalo na po ngayong tag-ulan. Yan. I-check nyo po, marami po kaming mga video uploads na mga tips kung anong dapat ninyong gawin sa inyong mga baby adens ngayong tag-ulan. Yan. That's all for today po. Maraming salamat po. Ah, pero wait. Tignan nyo po itong aming, ano, itong aming Arabicum. Ayan. Tinanggal ko po lahat ng kanyang mga dahon dahil nagkaroon po talaga ng sobrang daming insekto siya nung kamakailan, na yung mga dahon niya nag-black. Kaya ayan, katulad nung pinakita ko sa inyo kanina. So ngayon, tumutubo na siya. Ayan o. Saan nyo, may buds pa o. Ayan o, may buds. Okay. So that's all for today po. God bless us all. Don't forget to subscribe. Mag-like po kayo at i-share po natin ito. Lalo na ngayong tag-ulan, kailangan po ng ating mga ka-adens ang ano na ito, ang mga tips na ganito. Huwag po kayong matakot silang kalbuhin. Ayan o, tignan nyo, mga kalbo yung mga adeniums ko. Dahil tinanggal ko po talaga lahat yung mga naninilaw at nagkakaroon ng black spots na dahon. So, okay. Bye for now. God bless.